Inayos ni Lucas ang suot na formal wear, saka iginala ang paningin sa paligid. Namumukunta nga ang kagandahan ni Savannah sa lahat ng mga kababaihang naroroon. Parang gusto na namang manumbalik ng kanyang mga alaala sa masaya nilang pagsasama ni Sarah noong nabubuhay pa ito. Dahil sa kanyang tunay na pagkatao, sinikap niyang panatalihing hindi lantad ang kanilang relasyon. Ni wala nga nakakaalam na asawa niya ito, maliban sa kanilang pamilya at ilang piling-piling kaibigan. Nang mamatay ito, wala rin ni isa siyang sinabihan, maliban sa pamilya niya at pamilya nito. Ang ilan sa mga close nitong kaibigan, inakalang na aksidente lamang si Sarah at nagpapagaling. Bilang lang naman sa mga daliri ang kaibigan nito. Kalimitan pa nga mga foreigners kaya dito sa Pilipinas, hindi lantad ang identity nito. Kaya tahimik lang ang naging pagkamatay nito. Nakalibing na ito na makabalik siya mula ng Madrid. Ang sakit-sakit para sa kanya na hindi man lamang niya ito nakita sa huling hininga nito. Ngunit alam niyang naiintindihan naman yun ni Sarah dahil wala naman siyang inilihim tungkol sa tunay niyang pagkatao. At gaya niya, part-parte rin ito ng underworld na pinangungunahan niya. In fact, sa isang misyon niya nakilala si Sarah habang undercover ito bilang isang fashion model sa Russia. Listen, son. Kailangan mapukaw ni Savannah ang pansin ni Don Felipe C. Paalala ng kanyang ama sa kanya. She needs to get all the informations we needed bago matapos ang gabing to. Don't worry pa. Alam na niya ang lahat ng gagawin niya. And you have to get his daughter's attention, Lucas. Anyway, ilang panahon na rin naman kayong nakapag-date ni Felicitas noon, hindi ba? Anang ama niya sa kanya. Hindi na siya kumibo. Bago pa niya makilala si Sarah, nagkaroon sila ng mutual understanding ni Felicitas. Ngunit di rin naman nagtagal ang relasyon nila dahil naging very demanding ito sa kanya. Sabi nito, nag-ghosting siyang bigla. Pero sa kanyang palagay naman, nagpaalam siya na maayos dito na sabihin niyang mag-focus muna siya sa kanyang karir bilang isang plastic surgeon. Akala niya naiintindihan na nito ang salitang yun. Kaya minsang magsalubong muli ang landas nilang dalawa, nagulat na lamang siya nang may hinanakit pa rin pala ito sa kanya. Actually, hindi aksidente magsalubong muli sila. Pinlano talaga niyang mapalapit muli ang loob dito para sa misyong iniatang ng kanyang ama sa kanya. Sabi pa ni Felicita sa kanya, siyang kauna-unahang lalaking naging sanhi ng pagiging heartbroken nito ng halos ilang taon. What Felicitas wants, she gets. Kaya we're not finished yet, Lucas. Nakangisi pang sabi nito sa kanya ng araw na muli silang magkaroon ng communication. Makahulugang ngiti lang binigay niya rito. Maganda naman si Felicitas, kaya hindi na masama kung matitikman niya ito. Maybe it's about time na tuluyan na niyang burahin sa utak niya ang anino ng kanyang yumaong asawa. Talaga? Kaya ba lumikha ka ng babaeng kawangis ng asawa mo? Parang tatawa-tawang sabi ng isipan niya sa kanyang sarili. Naglakad siya sa loob ng party habang hindi inaalis ang paningin kay Savannah. Alam mo, parang gusto ko na mapikon. I invited you here, pero sa ibang babae nakafocus ang attention mo. Dinig niyang mahinang sabi ni Felicitas na hindi kaagad niya napansing nasa tabi na pala niya. Magandang maganda ito sa suot nitong red dress na halos lumuwa na ang boob sa sobrang baba ng neckline na suot nito. Ang taas rin ng slit sa magkabilang tagiliran kaya halos wala na itong tinatago pa. Felicitas, ani niya. Umangat ang mukha nito at nakangising tinignan si Savannah na abala sa pakikipag-usap sa ama nito. I personally don't know that woman, pero parang gusto ko na mapikon dahil mukhang lahat ng lalaki sa kanya ngayon nakatingin, including you. Hindi maitago ang iritasyon sa tono ng pananalita nito. Napangisi siya. Hindi ko alam na sa ganda mong yan, nakakaramdam ka rin pala ng insecurities, Fel. Malambing na sabi niya rito. And for your information, I was not looking at that woman. I was looking at your father. Gusto ko sanang lapitan pero mukhang makakaabala lang ako dahil hindi niya inaalis ang tingin sa babaeng kausap niya ngayon. Napaismi dito. Alam siguro ng babaeng yun ang kahinaan ng daddy kaya sinasamantala. Napapailing na sabi nito saka tumitig sa kanya. Come on, sabi nitong hinawakan ang kanyang isang braso at hinila palapit sa ama nito. Makahulugang nagtama ang paningin nila ni Savannah kaya hindi nakalampas sa mga mata niya ang pagsimangot nito na makitang kasama niya si Felicitas. Naikwento nito sa kanya
na mortal nitong kaaway ang babae noong nasa kolehiyo pa ang mga ito. Kaya siguro gano'n na lamang kasama ang tingin nito sa kanya. Daddy, remember Lucas? Yung kauna-unahang nagpaiyak sa akin? I invited him here para makilala mo. Nakangising sabi ni Felicitas. Ikinawit ang braso sa braso niya. Para next time na mang-ghosting na naman siya, ikaw na makakalaban niya. Pabiru pang dugtong nito saka tumingin kay Savannah. Mukhang may pinagkakaabalahan ka na naman, Daddy, ha? Isa na naman ba sa mga bago mong collections? Makahulugang tanong pa nito sa ama. Aiha, meet Sarah. Nagkamalin lang siya ng event na pinuntahan. Gusto niyang umalis pero pinigilan ko. Sabi ni Filemon sa anak. Tumaas ang isang kilay ni Felicitas. Nagkamali ng event? Nagdududang tanong nito. Saka tinignan mula ulo hanggang paa si Savannah. Bago pa kung saan mapunta ang usapan, kinamayan na ni Lucas ang matanda. Nice meeting you, Don Felipe. At huwag niyong paniwalaan tong anak niyo. Di ko ugaling mang-ghosting. Lalo na kung kasing ganda nitong anak niyo. Nambubolang sabi niya. Talaga lang naging busy po ako sa career ko ng mga panahon. But it did not stop me from contacting her. Kaso binlock niya ako sa lahat ng mga social media accounts niya. Pagdadahilan niya. Flirt talaga ang lalaking to. Nagmamaktol na sabi ni Savannah sa kanyang sarili habang lumalayo kina Felicitas. Mabuti nilang nakita niya si Leon. Nagkaroon siya ng pagkakataong makapag-excuse sa mga ito dahil mukhang gusto pa siyang interrogate ni Felicitas. Kate crushing, natatawang sabi ni Leon nang sabihin niya dito na nagkamali siya ng party na pinuntahan. Don't worry, hindi ka na ngayon nag-great crush dahil ikaw ang date ko sa gabing to. Pilit na umiti siya habang ang kanyang mga mata di mapakali dahil tuluyan na naglaho sa paningin niya sina Felicitas at Lucas. Mukhang may something pala ang dalawang yun. Mas lalo tuloy tumindi ang inis na nararamdaman niya para sa babae. Pinamulahan siya ng mukha nang mapansing nakatitig rin sa kanya ang ama ni Felicitas at ang iba pang mga kalalakihang naroroon. Ito nga palang misyon niya, ang pukawin ng atensyon ng lahat ng mga kalalakihang naririto. Pamisteryosong nginitean niya ang matanda. Parang gusto ko na suntukin lahat ng lalaking nandito. Narinig niya ang bulong ni Leon sa kanya. Kunot noong napatingin siya rito. Parang lahat na lang gusto ko makasama. Nagsiselos na talaga ako. Sabi nito sa kanya. I won't roam around the bush anymore, Sarah. I like you. Feeling ko nga in love na ako sa'yo eh. Parang gusto niya itong sampalin. Pinagtangkaan siya nitong patayin para sa childhood sweetheart nito pagkatapos sa isang iglap lamang. Sasabihin nito sa kanya na in love na ito sa kanya. Para lang bang damit kung magpalit ito ng feelings? Sarah, hinawakan nito ang isang kamay niya. Ngunit napapasong hinila niya palayo rito ang kanyang kamay. May sasabihin sana siya na mangunot ang noon ito. Nakita niya si Lucas na umakyat ng hagdan kasama si Felicitas. Sinamantala ni Lucas ang pagkakataon para makuha ang kailangan niya sa kumpanya ni Lianas Enterprise. Pasimple niyang pinainom si Felicitas ng gamot para ito'y mag-hallucinate at saglit na hindi mapansin ang ginagawa niya. 20 minutes lang ang epekto ng gamot na yon sa katawan. Kaya kailangan niyang bilisan ng kilos bago pa ito bumalik sa normal na pag-iisip. Tawa ng tawa si Felicitas habang siya naman, mabilis na hinahanap ang mga kailangan niyang documents. Mabilis ang kanyang mga kilos. Isang pagkakamali lang niya, mapapahamak sila. At hindi lamang siya, kundi pati na rin ang buong grupo. Kinuha niya ang kanyang phone at kinuhanan ng larawan ng lahat ng mga documents na kailangan niya. Pagkatapos ay pinadala niya yon lahat sa ama. Saktong 19 minutes, tapos na ang lahat ng kailangan niyang gawin. Nilapitan niya si Felicitas na tawa ng tawa sa isang sulok habang waring may kausap na kung sino. Isang minuto na lamang, babalik na muli sa normal ang pag-iisip nito. Kung kaya't inalalayan niya itong tumayo palabas ng opisina ng ama nito bago pa sila mabisto ng ibang tao doon. Paglabas ng pinto, siniil niya ang dalaga ng halik. Pinasok sa loob ng blusa nito ang isang kamay niya dahil alam niyang nahahagip na naman sila ng CCTV sa may hallway patungo sa opisina ng ama nito. At least, hindi magiging kahinahinala ang kilos niya dahil iisipin lamang na makakakita sa kanila na may ginagawa lang silang milagro ni Felicitas sa loob ng opisina ng ama nito.
Nang mabalik sa normal ang pag-iisip ni Felicitas, nagkahalikan silang dalawa. Napariin ang halik nito at naramdaman niyang hinihila siya nitong muli pabalik sa loob ng opisina ng ama. Pati insisted na lumabas na sila at bumalik sa party. Nagpoprotesta ang mukha ni Felicitas nang tignan siya. Lucas, hindi maganda mahuli pa tayo dito ng father mo. Dahilan na lamang niya. Ang totoo, hindi naman siya interesado kung ano pa man ang gusto nitong mangyari. Ang bakay lamang naman niya makuha ang mga informations na kailangan niya, no more, no less. At ngayong nakuha na niya iyon, gusto na niyang umuwi kasama si Savannah. Pagbalik nila ng party ay si Savannah kaagad ang hinanap ng mga mata niya. Dumilim ang mukha niya nang makitang nag-e-enjoy ito ng gusto sa company ni Leon na binakura na siyang talaga ng gabing yon. Napansin rin niya si Don Felipe na panakanakang umaaligi dito. Iba talaga ang apil ni Savannah. Kung napakaganda na nito, mas lalo itong naging maganda ngayon sa ayos nitong kulot-kulot na buhok. Animalistic ang look nito ngayong gabi. Yung tipo ng babae na nang-aakit pero class na class pa rin ang dating. At ang balakang nito, nakakapaglaway talaga kapag nakikita niya itong lumalakad. Maski ang pilantik ng mga daliri nito, waring nagtatawag ng kanyang pagkalalaki. Natigilan siya na mapagtanto kung ano ang kanyang ginagawa. Napipiko na ako sa iyo, ha? Ako ang kasama mo, hindi at malayo ang tanaw ng mga mata mo. Nakairap na sabi ni Felicitas sa kanya. Sinundan nito ang tingin na tinitignan niya. Mukhang lahat ng lalaki dito balak akitin ng gatecrasher na yan, ha? Inis na sabi niya rito. Akmang lalapitan nitong kinaroroonan ni Savannah. Ngunit mabilis niya itong pinigilan at siniil muli ng halik sa labi. Sa pinakasulok ng kanyang mga mata, nakita niya ang pagkunot noon ni Savannah habang nakatingin sa kanilang dalawa. Selos ba nakikita niya sa mga mata nito? Iniiwas ni Savannah ang tingin sa kinaroroonan ni Lucas at Felicitas. Dahil nasasaktan talaga siya habang nakikitang enjoy na enjoy ang mga ito sa paglalaplapan. Hindi na nahiya pagkatapos sasabihin itong siyang cheap. Hindi ba napaka-cheap ng ginagawa ng mga ito? Naglalaplapan sa gitna ng maraming tao. Ni walang kahihiyan. At ang malandi namang babaeng yun, talagang hitat. Nakapulupot pa ang mga kamay sa batok ni Lucas. Kulang na lang itaas nito ang mga binti sa bewang ni Lucas. Nahahayblad siya kung kaya't niyakag niya si Leon sa may balkonahe. Palagay kasi niya, nasusuffocate na siya sa nakikita niya. Naiinis siya na hindi man lamang niya mailabas ang galit na nararamdaman niya. Wala naman kasi siyang karapatang magalit dito. Sino ba siya sa buhay ni Lucas para magalit siya? What's wrong? Nag-aalalang tanong ni Leon sa kanya nang maupo siya sa bench. At mahalata nito na waring may gustong sumabog sa loob ng dibdib niya. Nag-angat siya ng mukha at tinignan ito. Nagpipigil lang siya pero gustong-gusto na niya itong suntukin. Di naman kasi siya malalagay sa ganitong sitwasyon, kundi dahil dito. Sinusumpong lang kasi ako ng migraine ko, pagsisinungaling niya. Naupo si Leon sa tabi niya at sinumulang i-massage ang sentido niya. Hinayaan lang niyang gawin ito iyon. Gusto niya itong bawian sa lahat ng mga pagsiservisyong ginawa niya dito noong nagsasama pa sila. Hayop ka talaga, Leon. Ni minsan man hindi mo to ginawa sa akin. Ni minsan man, hindi mo ko pinagsilbihan gaya ng ginagawa mo sa mga babae mo. Napayo ko mang kanyang mga palad. Ang dami niyang gustong sabihin dito ngunit pinipigilan niya kanyang sarili. Ang swerte naman ng girlfriend mo. Ginagawa mo rin ba ito sa kanya? Tanong niya rito. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyong I'm single? Giit nito sa kanya. May pait sa mga labing napangiti siya. Siyang gwapo mong yan. Imposible wala kang girlfriend. Halos paanas lamang nasabi niya. Pinigilan niya ang mapaiyak. Hindi na ngayon niya alam kung saan siya mas magagalit. Kay Lucas ba o kay Leon? O sa kanyang sarili? Bakit pa hindi niya kayang pigilan ang kanyang puso na magmahal? Dapat sana atupagin na lamang niya ang pagpapabuti ng kanyang sarili at kalimutan na lamang ang salitang pag-ibig. O hintayin na lamang niya ang tamang lalaki magmamahal sa kanya. Hindi yung umiibig siya sa mga maling tao. Sarah, I don't know if paniniwalaan mo ko. Pero ngayon ko lang naramdaman ang ganito sa isang babae. Gustong gusto kita, Sarah. Nagsimulang gumapang ang mga kamay nito sa kanyang braso. Waring nagtindigan naman ang mga balahibo niya sa ginawa ngayon ni Leon. Ngayon lang nito naramdaman ang ganito sa isang babae.
So, sino pala si Brianna sa buhay nito? Sabay silang napalingon. Nakita niya si Lucas at Felicitas na magkahawak ang kamay. Mula sa liwanag na nagmumula sa lamppost, kitang-kita niya madilim na anyo nito habang nakatingin sa kinaroroonan nilang dalawa. May nauna na palang iba dito, Fel. Dinig niyang sabi nito sa dalaga. Yeah, the gatecrasher and her lover. Sabi ni Felicitas na hinila si Lucas palapit sa kanila. Kitang-kita niyang parang tigre si Felicitas nang sipatin siya. Ang kapal naman ng mukha mo. Gatecrasher ka lang dito pero... Hey, Felicitas, she's with me. Pagtatanggol ni Leon sa kanya. Really? Then what happened to Brianna? Don't tell me you're cheating on her. Hindi ba nagpaplano na kayong dalawang magpakasal? Biglang nangunot ang noo niya. Hindi niya alam ang tungkol sa bagay na yun. Pakiramdam niya ng atalang buong katawan niya habang tinititigan niya si Leon. You are getting married? Muntikan pa siyang masamid ng magsalita. Ang sabi mo wala kang girlfriend. Parang namutla si Leon ng mga sandaling yun. Yes! He's getting married at kaibigan ko si Brianna. Kaya huwag kang ahas! Singhal ni Felicitas sa kanya. Nagulat pa siya nang bigla na lamang nitong hilahin ang buhok niya. How dare you! Gatecrasher na malandi! Stop it, Fel! Sigaw ni Leon dito. Saka pinigilan ito sa ginagawa. I'm not getting married for God's sake! Natigilan si Felicitas sa pagsabunot sa kanya. You're lying! Hindi pa napag-usapan na ninyo ni Brianna ang nalalapit ninyong kasal? Felicitas, I think hindi tama na makialam ka sa affair ng may affair. And please stop assuming! Yamot na sabi dito ni Leon, saka tumingin sa kanya. I'm sorry. Hinawakan siya nito sa balikat at akmang igigiya palayo sa mga ito nang marinig nila magsalita si Lucas. So, kasalanan pa ngayon ni Felicitas ang pagiging babaero mo. Yamot na sabi nito. Excuse me? Nakakunot na tura ni Leon. Napaismid si Lucas. Tinutuhog mo ang mga babae, yun pala may girlfriend ka na. Balak mo bang mamangka sa dalawang ilog, ha? May sarcasm ang tonong sabi nito. Nagulat na lamang sila nang bigla itong suntukin ni Leon. Muntik na ma-out of balance si Lucas sa pagkabigla, ngunit di rin naman ito nagpatalo. Mabilis nitong binawian si Leon ng isang malakas na suntok. Natumba si Leon sa lakas ng suntok na yon ni Lucas. Alam niyang sa tindig at karakas ni Lucas, walang panama si Leon dito. Napatili siya na makitang dumudugo ang ilong ng asawa. Nag-aalangan nilapitan niya ito at inis na tinignan si Lucas. Tama na! Kung gusto man niyang bababae o mamangka sa dalawang ilog, I don't think kailangan mo pang pakialaman yun. It's none of your business! Inis na sigaw niya rito. Hindi makapaniwala si Lucas sa sinabi niya. Si Felicitas naman ay mas lalong nanggigil sa kanya. Kapag sinisigawan mo pa ngayon ang boyfriend ko? Akmang sasabunutan na naman siya nito. Ngunit mabilis itong inawat ni Lucas. Iginiya palayo sa kanila. Maluhaluhan tinignan niya si Leon. Naluluha siya hindi dahil sa nag-aalala siya rito, kundi dahil naiinis siya sa huling binitawang salita ni Felicitas. Boyfriend? Look who's talking. Sino kaya namamangka sa dalawang ilog? Pero maya-maya natawa siya sa sarili. Hindi naman namamangka sa dalawang ilog si Lucas. Wala naman silang usapan na kahit na ano. Yung namagitan sa kanila noong nakarang gabi, init lang ng katawan yun. Walang ibig sabihin yun para kay Lucas. Hindi nga ba humingi pa ito ng permiso sa kanya na kung maaari magpanggap siya bilang si Sarah ng gabing yun? At buong puso naman niyang tinanggap ang papel na yun. Kaya't kung ano man ang nangyari, wala itong pananagutan sa kanya. Ginusto niya nangyari, pwes magdusa siya ngayon. Sarah, gusto ko lang magpaliwanag tungkol sa mga sinabi ni Felicitas. First of all, I'm not getting married. Shh! You don't owe me any explanation, okay? Pagbibigay assurance niya dito. Dahil sa totoo lang, wala naman siyang pakialam ngayon kung anong gustong gawin ni Leon sa buhay nito. Gusto na lamang niyang mabawi ang lahat para sa kanya. Pero gusto ko pa rin malaman mo na hindi naman ako seryoso kay Brianna. I mean, makilala kita na bago na ang lahat. Leon, gamutin na lang natin ang sugat mo, okay? Paniguradong mamamagamo ka mo sa lakas ng pagkakasuntok sa'yo ng lalaki. Bakit naman kasi sinuntok mo siya? Nakita mo naman kung gaano siya kamacho, diba? Wala kang laban sa build nun.
Hindi mo ba naisip yun? Aniyang sa panglalaig na lamang dito niya binunto ng inis na nararamdaman. Kung hindi ako nagkakamali, siya yung lalaking kasama mo sa restaurant nung una kitang makita, hindi ba? Kunot noong tanong dito sa kanya. Yeah, naaalala ko na. Kaya familiar sa akin. Sabi pa nito.